kapag mahal na senior citizen. Ma'am, kamusta ang pelikula? So, sir, sulit ba yung binayad natin? Sulit na sulit. Thank you so much, sir. Naluha ka ba, sir? Pinigilan ko lang. Ma'am, kumusta naman po ang movie? Yan, sila ma'am. Ma'am, mami, kumusta naman ang movie? Kumusta po yung... Okay lang, pero to be continued pa eh. So, bitin po, bitin. Okay. Pero ma'am, yung expectation natin na nakuha naman ninyo doon sa movie? Yung mga in-expect natin? Aywan ko lang, parang may putol eh. Ah, may putol. yung masako, yung asyenda. Parang wala yun eh. So baka pinakat na, no? So yan, ito pala yung ating mga dual citizen ang nanonood. Maraming salamat! Ayan, kamusta Hello po yung mga ating mga kapag mahal na senior citizen? Ma'am, kamusta ang pelikula? Kapag nagkapag pa kayo, or nalulungkot ah? Hanggang ngayon, naiiyak pa kayo. Ayan, si Mami, tawa ng tawa, para natuka doon sa ano. So, parang mapupungay po yung mga mata ninyo. Ganyan po karami. Ayan po yung mga lumalabas dito sa Cinema 5. Ang mga nakapanood po ng Martyr or Murderer. Masaya po ba tayo, ma'am? Parang namumugto yung mata nyo. Ayan. Sir, kamusta? Parang namumula yung mata mo. Ayan, si ma'am. Ayan, sila. Daming nanonood, guys. Grabe. Ayan, mga kababayan. Sige tayo. Mamaya tayo magbati-bati. Oo. Panayang. Bakit po? Hindi ko sa yun. Yung pinaka yes, thumbs up daw. Shout out sa lahat ng ating live viewers dyan. Palike and share, like and... Ito. So yun ma'am, good afternoon po. Kamusta po ang pelikula? Maganda. Muntik pa madapa siya. Mama, maganda po ba? Maganda. I mean, eye-opener. Eye-opener. Tsaka ibang yun, other side of the camera. Other side of the point. So, ang sinasabi nga po nila, sabi ng director, ang bawat istorya may bida at kontrabida. Yes. So, napanood po ba natin dito? May mga may mga revelations po ba sa pelikula na napanood niyo? Actually, may nag-isip tayo ng ibang angle. Kasi, revolution, people power, tapos isang side yon. So, syempre, bulat tayo ng time na yun. But this time, bigla kami, nagkaroon ng ibang mag-iisip ka. So, ibig sabihin po, meron tayong pagkakataon para analisahin, no? Or alamin kung anong side yung dapat natin paniwalaan. Oh, tama. So, para sa inyo po, we have to hear the side of the Marcoses. Kasi po ilang dekada na hindi natin nadinig yung kanilang istorya. Kasi puro yun ang nakapig sa atin noon. So, lalo na po, nang ang ating palang kinukuna ng impormasyon ay ang mga TV at radyo. Yes. Tsaka ang nagsapat dito, mga taong bayan. So sa tingin na meron naman palang ganun na parang love triangle ba yan? So yun po yung sinasabi nga po natin na dito po nakabase yung sinasabi nga diwa ng EDSA. Para sa inyo po ba, ano po ba yung masasabi natin dito no, like kasi yung the movie by itself no, sinabi nga yung pagkamatay po ni dating Senador Ninoy Aquino yung nagdulot ng revolusyon sa EDSA. Pero para sa inyo dito sa napanood ninyo, nagkaroon po ba ng medyo pakuro-kuro or pagbabago ng kaisipan ninyo? Actually, naging interested kami sa mga ni-reveal ng story na ganun pala. Nabigyan ng pagkakataon ang family Marcoses na siwalat sa taong bayan. Kung ano yung kanilang nangyari sa buhay nila. Pero it depends on the people who watch it, no? Kung ano ang paniniwalaan nila. Kasi kasabay po yung pelikula dun sa kabila na Oras de Peligro. Which is lagi nating nadidinig na rin na kwento. So ma'am, thank you so much. At ito po ay i-upload po natin. No? Hingin na lang tayo ng permiso sa inyo na i-upload natin sa ating YouTube channel. Apo, may part 3 naman po. Napitin. Ano ba yung ano yung pasabog dun sa dulo? Ma'am Liga, ano yung pasabog sa dulo? Kasama kang madre sa loob ng sinihan. Gusto rin kong maulit yung masilayan ulit yung mga nakaraang kasaysayan natin ng lahi. Kailan din po siguro sila kaya ito po sa kabila ng welga ng jeepney
support ako pa nila magpunta rito para manood ng Horus de Peligro. So hindi kayo naalintana doon sa transport strike, makapanood lang ng Horus de Peligro. So yan, thank you so much sir, thank you so much. Maraming salamat sir. So yun mga kapatid, naabutan mo nung panahon na yon noon yung mga kwento nung kampanyahan na nandirito sa pelikula na. Yung mga kwento po about the Marcoses ng campaign, no? Yung mga sinasabi natin na mga istorya na magaganda about the Marcos, no? Na nakita mo po ba dito sa pelikula na to? So, yung wedding po ni Ma'am Araneta, Irene Araneta, napanood mo po dito ako sa movie. Yeah. So, nakita mo po ba doon yung mga vloggers, no? Si Kags TV nandoon, sumisigaw. Hindi mo napansin? Siya yun, siya yun. Abangan niyo po ako doon, no? Kasi yeah, nandun yeah. Ka doon. Hanapin yung mukha mo doon. Yung impact doon, yung kanyang thinking na akala niya. Imagination, yan. Yeah. So ito, pakikita ko sa inyo yung picture natin, ma'am. Para abangan mo sa pelikula. Yes po. Si Gags TV, yan. Si Gags TV po. Yan, si Gags TV. Kaya po si Kags TV. Ayan, so nandun po tayo sa movie, no? Abangan nyo po si Kags TV dun mamaya, ha? Kaya abangan mo dun na, ha? Ito yung pogi dun sa pelikula. Siya yan, siya yan, siya yan. Kaya mo itong pogi sa pelikula, yan. Kasama sa dyan. Ito siya? Yan, yan, Kags TV. Sino ba yung nababanggit lagi na si ano, old school? Old school Pinoy. Ay, ito po si Aero nandun din po. Si old school nandun din. Congratulations, so, sir. Masama kayo sa magandang... So yan, mamaya natin kayo interviewin para alam namin yung itatanong namin sa inyo. Alam nyo yung isa. Nagulat siya. Sige po. Yan, ha. Sa panonood, may tissue ba kayong baon? Meron po, marami okay. Po. Sige po. Okay, sige po. Sige so yan, okay. Yan, katulad nito, lumag Cinema 1, Cinema 5 to. Oh, malamang sa 5 to. Oh, yan o, pumasok talaga sa 5 o. Oh. 5 yan o, 5 o. Yan na sinasabi ko. Kaya papasok na po, yan, no? Sila... Unti-unti nang ano, dumadami na po nanonood. Tignan naman natin, no? Baka sabihin hindi natin binibigyan ng coverage doon sa Cinema 1. Wala pa naman tao eh. Yung nagtiti... Teka, may naglalakad na nino. Tignan pa dito mga kaibigan. Ano to? 3:30. Hello sir! Kumusta po? 5 pa ba? Number 5 tayo? Ayan, number 5 po. Ayan o. Ayan, papasok nyo. Ang dami o. Ang dami o. Wow. Natatawa sila. Idol. Ano sir, number 5 tayo, number 5? Hello. Ayan o. Mamaya. Mamaya, oh mamaya daw. So yun po, so sa edad po ninyo na yan, naabutan nyo po talaga yung panahon na yun? Oo, 1976, andito ako sa Maynila eh. So dun po sa pelikulang Horus de Peligro at sa Murder or Murderer? Ay, hindi ko pinanood din. Kung kayo po ang tatanungin ko, ano po yung mas dapat panoorin? Marcos, oh, siyempre, Marcos movie or yung movie dun sa EDSA? Movie sa EDSA, hindi. Ayaw po. So hindi kayo nakisama dun sa gulo wala. Sa EDSA? Wala. So ano man sabi natin na... Napatunayan po ba natin sa pelikula kung sino ang martir at sino ang martirer? Oo, alam na namin kung sino ang martir. Kaya nagigigil si kay Marcos dahil nag-away siya. So huling tanong, Mami. Para sa'yo, bayani ba si Ninoy? Hindi! Bayani ng MPE. Thank you, Mami. Oh, interview niyo si Mami. Interview niyo. Interview.